kami Ward fans. It's me again. So, yun guys, so I'm giving two reaction or mga ating opinion about this issue kung why it's my nasa Canada siya. So, napakalinaw na ang lahat dahil nag-upload ito si Mementrata ng mga libro na may caption na let's go. So, ayan. So, alam na po natin yan kung ano ibig sabihin yan dahil yan po ay mga libro. So, it means totoo nga nag-aral nga si Maymay sa Canada. So, ayan guys, it's napaka-blessed talaga itong si Maymay dahil pagkatapos ng kanyang concert na Empowered ay talagang pinaghahandaan niya ito. Lahat ng ito ay pinaplano niya talaga. And after ng kanyang concert na Empowered ay doon naman siya nag-Christmas sa kanyang mga kapamilya mula sa Davao. So, ayan. Nakasama niya ang kanyang mga kapamilya doon and yan na yata yung pinakamasayang Christmas ni Mementrata dahil nakasama niya ang kanyang family after ng napakahaba ng quarantine at napakahaba ng pinagdaanan ni Maymay and ngayon lang niya nakasama ang kanyang pamilya. So ngayon guys, after that, it's bigla agad na wala si Maymay. So, hindi na natin alam kung nasaan siya. At after a week, after ng Christmas, ayan, dumiretso agad si Mementrata sa Canada. So, maraming mga kahaka na meron nga daw siyang kasama doon. At sinasabi nila, sinama ni Maymay or sumunod sa kanya yung kanyang tinatsawag ng mga Miward fans niya na ang kanyang special someone. Pero sa ngayon naman, hindi naman natin alam kung sino kasama niya kasi wala naman siyang sinabi. Ayan guys, so ang dahilan kung bakit napunta si Maymay sa Canada, it's siya ay nag-aral doon. Ayan, kamakailan lang guys, ay pinost niya sa kanyang Instagram or sa kanyang social media account ang kanyang grades na nakuha. Ayan guys, yan na po yung grades ni Maymay. Si Maymay ay nasa year level na siya. And take note, napasama pa siya sa third honors. Ay, di ba? Nakaka-proud talaga. Dahil sa bukod sa busy schedule si Maymay, is napanatili niya yung kanyang grades na yan. Ayan, talagang nagsusumika po ito si Maymay para sa kanyang kinabukasan. So, ayan. Last interview po ni Maymay, it's nasabi po niya na pinag-aral pala ni Maymay Mementrata ang kanyang mga cousin. Ayan, and sinusuportahan niya ito para makamit ang kanilang mga pangarap na makapagtapos. Ayan guys, sinangtabi muna ni Maymay ang kanyang ambisyon or ang kanyang dream na makapagtapos siya dahil tinutulungan pala ni Maymay ang kanyang mga pinsan na makapag-aral. O diba guys, si Maymay, it's inuuna yung pamilya niya bago ang kanya. So ngayon guys, it's nakapagtapos na yung kanyang mga pinsan. Kaya naman, ngayon si Maymay naman ang tutupad sa kanyang pangarap. So ayan guys, nandun si Maymay sa Canada para siya ay mag-aral. So ito ngayon guys ang tanong, kailan nga ba babalik si Maymay? Kasi alam po natin, pag nasa ibang bansa ka mag-aral, magtatapos po ang pag-aaral sa ibang bansa ay by September. So, ayan. And kahit nasa ibang bansa si Maymay, nag-aaral siya at hindi naman niya nakalimutan makasama ang kanyang mga kaibigan na sa I Want Asa. Palagi pa rin siyang present doon. Ayan. Last Sunday ay nakasama naman niya si Edward at si Darren Espanto sa I Want ASAP live zooming. O di ba? Kahit sobrang busy itong ating baby girl na si Maymay, it's may time pa rin siya sa trabaho. Halos ipinagsabay niya yung kanyang pag-aaral at sa pag-aartista. O di ba? So ngayon guys, ito ngayon ang aking katanungan mga Kamiward fans. Bakit nga ba mas pinili ni Maymay na mag-aral sa Canada kaysa sa Japan? So ito naman yung tanong ko, bakit? At saka, ang alam ko
it's nasa Japan yung kanyang pamilya, nasa Japan yung kanyang Mama Lorna at ang nang kanyang mga kapatid. Pero mas pinili ni Maymay ang mag-aral sa Canada. So ayan guys, and take note, sabi pa ng mga uwak-uwak, yung mga ano natin dyan, yung tao nila, yung mga uwak or mga basher ni Maymay, may kasama na si Maymay sa Canada. At pinatunayan ito ng mga vloggers na mayroong mga kasama si Maymay Entrata dahil kamakailan lang nag-trending yung kanyang TikTok na kung saan may kasama siyang guy o lalaki sa kanyang likuran. At para bang nagpapahiwatig na talagang nandun nga ang kanyang special someone na hanggang ngayon ay hindi natin alam kung sino nga bang ang tinatawag ng mga Miwad fans na kanyang special someone. Marami nang lumabas na mga haka-haka na ang kanyang special someone daw ay walang iba kundi si Raven Pitugo. Ayan guys, so hanggang sa mga ano lamang usap-usapan lang naman yun guys, at hindi natin talagang alam kung yan talaga siya. So ayan guys, tanging nasa kamay pa rin ang katotohanan kay Miss Maymay, nasa kay Maymay pa rin yan, at kung talagang meron siyang special someone ngayon, napakagandang balita po yan guys, para magkaroon si Maymay ng inspiration sa lahat ng kanyang ginagawa. O diba, hayaan naman natin na magiging private ang love life po ni Miss Maymay Entrata. At di naman maglalaho guys, aaminin naman talaga yun ni Maymay, and sasabihin yan lahat ng mga fans niya na ito nga ang aking special someone. Sa ngayon kasi kailangan natin respetuhin kung ano man yung gustong tahakin ngayon ni Maymay, or kung gusto niyang mag-focus sa kanyang focus, sa kanyang studies, ayan. And lahat ng ito guys, ito talagang nakaplano na yan, na pinaplanuhan ng mabuti ito ni Maymay Entrata after ng matagumpay niyang concert, na digital concert na Empowered, ayan. And ito ngayon, nasa Canada siya, at doon niya tinutupad yung kanyang pangarap na matagal na makapagtapos sa kolehiyo. So ayan guys, so future it's good. Ayan, sabi nga ni Maymay Entrata noon sa isang interview, aanhin mo yung kasikatan mo sa showbiz kung may kulang naman sa'yo, kung hindi mo naman nakuha yung pangarap mong makapagtapos ng kolehiyo. O diba? So hayaan lang natin na isikret muna o itago muna ni Maymay yung kanyang special someone. And nasa kanya naman yun, it's karapatan na yun na itago mo muna at hindi mo muna i-share sa iba. So yun lang guys, yung aking opinion or aking reaction. Kung meron po kayong pwedeng itanong, pwede niyo po kayong mag-comment po sa baba ng aking video na ito. So ayan guys, thank you so much for watching this video. Kung hindi niyo pa ako naging subscribe, pwedeng po kayong mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At i-click niyo po guys ang bell icon for updated kayong lahat about Miss Maymay Entrata at of course, Mr. Edward Barber. So yun lang guys, ang aking update today. Thank you so much for watching. And of course guys, inibitahan ko po kayo, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Gresha Bayogano. Please guys, subscribe my new channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Bye.